Good morning to each and everyone. Magandang umaga and magandang buhay. This is Joselito de los Santos and welcome to my channel. Guess what? Kung nasaan ako ngayon, ang makakahula ay magkakaroon ng premyo, isang halik. Anyway, I'm just gonna tell you the truth. I'm actually here in Denver, Colorado, dito sa my airport. And I left Philadelphia today, March 15, mga 9 p.m. And then I arrived here in Denver, Colorado International Airport, mga 12 midnight na. So, dito ngayon ang place na pupuntahan natin and magbabakasyon tayo rito to find out ano ba meron dito sa Colorado. At saka napakaraming tao ngayon dito sa Colorado even though it's already 12 midnight. And I found out dito pala ang nag-ski. Marami nag-ski rito kaya maraming mga may mga gadgets sila na dala-dala, mga haba to use for their ski activities. Anyway, I'll be here for 1 week and liliputin natin kahit paano para makita natin ang Colorado. And look at my color, miski. Kulay na ako ng wool. Actually, yan ang map ng Amerika. And I'll tell you kung asan ako kanina and then kung saan ako nagpunta. Kung saan ako ngayon. Alright. So this is the map of America. Right here. Tapos andito ako kanina. Diyan ako nang galing. Diyan sa Pennsylvania, sa may Philadelphia. And I went all the way down to Colorado. Ito na. Yan ang Colorado. Malapit siya sa Wyoming sa taas. Tapos Nebraska, Kansas, Oklahoma, New Mexico, Utah, and Arizona. So, malapit na rin siya sa Idaho, Oregon, and California. And also Nevada. So, malapit na lang. Siguro pag next time na punta ko rito, I am going to some of these places na nabanggit ko. So, anyways, 1 week lang ako rito. Yan ang dyan ako nanggaling. Then, doon ako nagpunta. Doon sa may Arrow. Yan. Alright, 1 week. Pagkita-kita tayo, lilibot ko kayo. Maraming salamat. Ayan, sige. Kukunin na natin yung luggage natin na na-check-in natin. And then, pupunta na tayo sa shuttle after that. I have a reservation for rental car. Pero ang pick-up time is like 5 in the morning. So, maghihintay muna ako rito sa may airport. Kunin ko na muna yung luggage ko. Alright. Tapos may naka-iwan ng gamit. Ayun, yung kanilang kumot. Yan ang kumot. Ay, ano ata yan? Unan. Unan na may punda. Ayan. So, kunin natin yung gamit natin. Dito na siya. Ah, sige, kita-kita tayo ulit. Hantay-hantay lang. Hello! Hello again. Andito pa rin tayo sa my airport kasi naghihintay tayo ng time. Ang pick-up time ng ating rental car ay around 5 in the morning. So, ang gagawin ko is to wait a little bit more time. And then, mga siguro mga 4 o'clock, I have to go to the shuttle area to go to the rental car kasi nakakuha tayo ng rental car sa Alamo. And ang pickup time ng car is about 5 in the morning. So mga 4:30, siguro pupunta na ako sa may rental area o sa shuttle area. Since wala naman tayong ginagawa, i-review muna natin itong airport nila dito sa may Colorado, Denver. Atong kanilang area going to the claim baggage. Tapos dun sa taas, dun yung mga gates. Pero ang mangyayari kasi, sasakay ka pa ng shuttle going to the
one more building para sa may gates nila. Pero dito sa may baggage claim area nila ito, kita mo yung bubong nila, it's para lang siyang tent na malaki. Ayan o. Hindi siya talaga yung yero. Tent lang siya na malaki. Tapos yan yung papunta sa taas. Tapos sasakay ka ng ano, ng shuttle going to another building para sa my gates. Dito lang iba yung area ng ano, ng baggage claim nila doon sa terminal. So ito yon. Yan lang siya. Iikot natin. Ginagawa nga siya eh. Ano? Ginagawa siya. Okay, nagpalipas lang tayo ng ilang sandali. Pupunta na tayo sa my baggage area. Kasi doon rin yung daanan sa kaya ng shuttle going to the rental car. Oops, nakulog yung ating soda. Here we go. Parang gustong kumain ng ano? Punta sa Burger King. Magkape. At saka kumain ng breakfast. Ang daming tao rito oh. May mga tao rito. Pero doon sa isa wala. So, lalakad tayo doon sa bandaron. Yan paglabas mo dyan, dyan yung sakaya ng shuttle. Papunta sa rental car. At yun sa mga baggage area. Doon tayo uupo sa may bandaron para hindi masyadong wala masyadong tao. Iwas COVID. Talagay ko itong COVID, gawa-gawa lang ng mga ito eh. Kasi parang wala na eh. Halos lahat dito eh, hindi na nag-the distance. 6 feet distance. At saka parang hindi na masyadong binabalita. Dito na lang tayo muna. Hello, good morning. Nakalimutan ko mag-video kanina nung nasa rental car ako. And kasi malamig, malamig na malamig dito talaga sa Colorado. Na parang 0 degrees ata rito ngayon. Ito, nakuha ko na yung kotse. Ang nakuha ko ay Elantra, Hyundai Elantra, kulay pula. Ang mileage niya is ano bang mileage nito? 56,469 na. So ito, papakita ko sa inyo yung itsura ng kotse. Ito yung dashboard niya, tapos yung steering wheel. Tapos meron siyang ganyan. Monitor. Ito siya, ganyan. Baka ano to, 5 passengers ang naka-accommodate nito. Papakita ko sa labas. Puro yellow. Ang lamig. Parang nasa ano ka? Nasa freezer. Ito yung kotseng nakuha ko. Na niren ko. Yeah. Mabilis siya, mabilis. Tsaka matipid si gasolina. Kulay pula, para kitang kita ko. Ayan siya. Pala ayan siya. Kulay pula. Tapos ito yung lugar dito sa malapit sa airport to. Naghanap ako ng McDonald's para magkape.
Ayan, bukas na siya, Lal. Pero hinihintay ko rin ito magbukas itong supermarket na to. Itong King Supers na to. Sarado pa sila eh. Ayan. Ang lamig! Grabe! Talagang grabe! Pero ang ganda ng itsura dito. Fresh na fresh yung ano. Yung hangin. Ayan. King Supers. Arrived.
bago ako pumunta doon sa lugar nila, Janelle, sa may Johnstown, Colorado, mga siguro isang oras pa yon from here, dadaan muna ako rito sa may Chinese supermarket right there. Kasi bibili na ako ng mga Chinese foods, mga Asian foods. So ito yung lugar na pinuntahan ko. It's in Denver. Andito pa rin tayo sa Denver. Tapos yan yung Chinese supermarket. Ang tawag dyan ay Pacific Ocean Marketplace. Mukhang malaki rin yung lugar. At malinis. Ito yung area nila. Merong Costco doon. Tapos may mga Asian restaurants, pero sarado pa sila kasi maaga pa. May bakery, may bake shop. Tapos dito yung Chinese or Asian supermarket. Yan. Pagbubukas sila ng 9 in the morning. So, hihintay natin ang pagbubukas nila. Tapos meron ditong good luck na mga tiger. Ayan, yung mga tiger. Tiger ba yan? Lion. Ayan. Chinese ang dating. Okay guys. Yan ang lugar. Tapos ito yung sasakyan na ni Renko. Yan. I-flex natin yung sasakyan na ni Renko. Si Hyundai Elantra. Sasakyan na ito ay galing pa sa Illinois. Sa Chicago. The land of Lincoln. Yan. Yan. Mabilis siya. Maganda. Yan lang. Punta na tayo sa may Johnstown, Colorado, doon sa bahay ni Janelle, doon sa tinitirahan niya. Makikita rin natin doon si Kuya Arnel na andun siya ngayon, nag-aabang. So this is the way going to Johnstown, Colorado. Flat terrain pala rito, mga flat land. Tapos mayroong mga part na parang bundok, tapos nababalutan siya ng yelo. I think that is the place where they ski. Dito sa area na to. At saka napapansin ko rito, kaliwaan yung mga outlet, mga malls and outlets. Kaliwaan siya, marami siyang outlets dito. Siguro nakakita na ako ng mga bandang ilan na sila, siguro mga lima na. Limang outlets na. Both sides. Total of 5. Tapos meron na naman doon sa bandang left side. Para siyang probinsya, pero magandang probinsya. Dire-diretso lang to. We are on I-25 North, papunta sa may Johnstown, Colorado. We came from Denver, Colorado, doon sa may international airport. As you can see, marami ng mga sasakyan. And it's like around 10:45 in the morning na. Dito sa side na to, makikita mo yung mga bahay-bahay. Maraming magagandang bahay rito. Bago. Yan. Parang ano na yan.
probinsya. Pupunta ka sa Luzon Expressway. Ito yan. Yan ang pulong-puno ng yelo. At nakapamili na rin tayo ng mga pagkain. Pumunta tayo kanina sa may Pacific Ocean Marketplace, Asian Supermarket. Bumili tayo ng mga isda, ng bigas, ng mga dilata, at saka ng pansit, yung noodles, para kung gusto mo namin mag-noodles, meron lang noodles na nakaabang na pwedeng iluto. Tapos bumili rin ako ng isang box na shrimp. Pakikita ko sa inyo mamaya pag nasa bahay na ako. Dito sa lugar na to, hindi masyadong matao. Ayan bahay ulit ang mga bakabahayan. Saka marami pang land na vacant. Ayun, tignan mo yun sa bandara, no? Wait. Ayun, no, yung mountain. Yan yung mountain. Doon sila nag-aaral, nag-ski. Diretso lang talaga to. Ang mahirap ng lito kapag naging snow, kasi minsan zero visibility, hindi mo makikita yung daan. Pero ingat-ingat lang sa pagdadrive. Magkakarating rin tayo, diba? Ayan, papakita ko sa inyo ulit ang bundok. Yung bundok Bondooks Mountain with a lot of ice. Okay. Dire-diretso lang. Firestone Boulevard. Daming mga RV. Mga RV pinagtitinda or pinaparent. Sa kabila rin, meron ring RV na pinaparent. O, pinagbibinta. Pinagbebenta. Nagigipisahin ako. Pinagbibinta. At hindi mawawala ang McDonald's. Laging may McDonald's. Diretso lang mga kabayan. Kita-kita tayo doon. Malapit na tayo. Mga 12 minutes na lang tayo. We will be there sa may Johnstown. Ito yung place, oh. Pababa, pataas, pababa, pataas, pababa, pataas. Pero isang straight lang siya. Pababa, pataas, pababa, pataas. Hindi ka paliligaw dito. Ito may mga bahay doon, oh. Ang lalaki. Saka puro mga bagong development. Tapos ang napapansin ko pala rito, yung mga ilog nila nagiging yellow rin. Tapos sa umaga para siyang umuusok. Sobrang lamig. Pababa tayo. Dahan-dahan lang. Baka construction, maraming construction.
construction na nangyayari rito. This is a developing state. Kasi puro mga developments, oh. Maraming mga ginagawa, kalsada, daming mga buildings, daming mga bagong bahay, and pati yung mga apartments, condominiums, dami. Reagan Boulevard, then the destination is on your left. Hi, salamat. Andrito na ako. After siguro mga 50 minutes, nakarating na rin ako rito sa may itawag rito sa lugar nila. Ito yung lugar nila. Papakita ko sa inyo, ah. Lalapit lang ako ng konti. Ayan. Oops. Ito yung lugar nila. Springs at 2534 apartment homes. Love where you live. Ito, dito sila nakapara. Dito sila nakatira. Andali. Hindi na flow yung daan. Maraming ice. Tatawagin ko muna si Kuya Arnel. At magpapasundo. Ay, salamat. Nakarating rin kami. Oh, nakarating rin ako pala. Ito yung lugar nila. Yan, no? Ito, yan. Pare-pareho. Ito yung apartment. Luxury apartment daw nakalagay doon. Bubuhatin na namin yung pinamili ko. Isa-isa lang, kuya. Baka mahulog. Matapon. Balikan ko na lang isa. Oo. Yan. Ang daming seafood yan. Binili ko. Yeah, may mga gulay tayong binili. Mamaya papakita ko sa inyo. Yan. Bubuhatin lang muna namin. And then mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga binili namin. Binili ko for a baston. Para kung anong makakain namin dito sa bahay ni Janelle. Ito na yung pinamili ko. Yan. Masarap si to, Kuya Arnel. Squid. Squid soup. Gawin mong calamares. Calamares. Oo. Ito. Pwede yan. Calamares. Hati-hati mo parang yung ring. Oh. Kaya lang, ano lang, yung arena. Bibili ng arena. Ha? Bibili ng arena, tsaka lalagyan mo ng ano? Breadings. Oo, breadings. Tapos meron ako biniling spada. Prito lang ito, maganda. Ibabad mo sa ano? Toyo suka. Kalamansi, kung may kalamansi. Ito, isang buong kartong shrimp. Shrimp. May hotdog na magnolia. Buti nga marami. Marami pala silang tindang ano doon, eh. Filipino foods. Malapit doon sa airport. Squid ulit siya, yan o. Masarap i-calamares siya. Calamares. Tapos ito yung Indian mackerel. Dalawang supot yan. Indian mackerel. Masarap ito i-frito o ipaksiw. O ibabad sa suka. Tsaka toyo. Ito ay galunggong. Muy galunggong, ganito karami.
At kalunggong yan, oh. Prito lang yan. Tapos ito, sardines. Isda na ginagawang sardinas. Ayan. Tapos meron siyang, wala silang ano, three flowers, kundi three ladies na ano, brand na jasmine rice. Tapos siyempre, bumili rin ako ng mga ano, toyo. Ayan, toyo. Toyo mansi. Ha? Alin? Tulo. Pag wala na siya makain, luluto yan. Ba't hindi ba siya marunong magluto? May ligong sauce. Fish sauce. Merong banana ketchup. Tapos marami tayong sardinas dito. Meron din tayong biniling ano to? Bagoong. Di ba nagpapabili kayo ng bagoong? Si Benji. Tapos puro sardinas ito oh. May bumili ako sunflower na crackers. Pama, padurog-durog. May pansit. Ayan, pansit. Ayan. Tapos pumili tayo nito, oh. Coconut milk. Ito yung ginisang bagoong. Tapos, bangus, Spanish style. Meron rin tayong candy. At saka munggo. Ayan. Saan yung ano? Ha? Yung papasok sa... Ayan, mga yan. Freezer. Yan mga isda. Ayan. Tapos ito gulay. Ito pa pala isda. Ayan. Kakasya ba? Tingnan nga natin. Ano to? Isda rin ito? Ah, baboy ba yan? Ay, bumili pala akong tokwa. Iprito nga natin yung tokwa. Ay, ito na lang eh, di ba? Oo. Kasya nga. Ito yung mag-prito tayo. Oo. Yan, yan po. Yan po ang binili. Meron tayong ano. Meron tayong magnolia. Ay, daming hotdog. Parang mantusawang hotdog yan ah. Ay, tama-tama. May kamatis ka oh. Igisa natin yan oh. Igisa natin. Oh. Ayaw niya ng ano eh. Ayaw niya. Shrimp. Shrimp. Mm. Okay. Ano pa ba na natin yung shrimp? Shrimp. Tapos carrots. Tsaka yan. Masarap yan. Tsaka may... Carrots ba tayo? Ah, may talakang carrots. Ibaba ko na ito para... Oh, para matuyo, maano. Makakuha tayo. Tapos pagbalik natin. Tara na natin. Lagay ulit. Ayan. Ayan. Ito yung bahay ni Janelle. Ano to? Tofu. Tofu. Sarap yan. Iprito natin, Kuya Arnel. Tapos lagyan natin ng ano, toyo mansi. Paminta. Tsaka... Wala nga lang baboy. Ito sa labas lang ito. Di ba po yun? May talong. Tsaka talong. Bumila akong talong. Ayan. Itong kwarto. Ayan o, kwarto. Ayan. I'm sorry, nahihilo na siguro kayo dito. Ito yung kwarto. Ano naman ito? Ay, ito yung kubeta. Ay, hindi. Maleta. Wala, dami jacket ni Janelle.
Mainit naman pala rito eh. Mainit. 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 Ayun, may luya. Of course. Pero pang ano eh. Tawag ron? Balansang isda. Bakit hindi nagbubukas ito kay Red? Ay, ganun-ganun lang siya. Ah. Ito yung ano nila. Dryer. Dryer and washer. Nag-room tour na tayo. Ito naman yung kubeta. Hindi na tayo nagpaalam sa may-ari. Hindi na tayo nagpaalam. Ayan. Malaki-malaki yung kubeta. Tama-tama ito. Ang daming ano. Sumakay sa aeroplano para punong-puno kami. Punong-puno kaya. Oo. Alam, dapat bumili tayo ng tubig pa. Ha? Tubig? Kasi dito, hindi niya mabubuha yan tubig. Dapat maraming din. Marami ito ng tubig. Pero ako nagpapakulo ako, hindi ako minum din. Para siya lang. Mm-mm. Bumili na tayong tubig ng marami. Yan lang, sige, magkita-kita tayo mamaya.